The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Kumusta po kayo? At siyempre, welcome po dito sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila, Elizalde Broadcasting at sa ating pong programang Kadiskarte. O siguro narinig niyo po yung music natin, ano, para sa inyong lahat po yan. Kasi sabi nga, love will always keep us together. Yan o ang talaga, no? Kasi kahit ano pa man, basta ho may pagmamahalan sa bawat isa, eh talagang magkakasama-sama po tayo. Kaya yan ho ang ating iisipin lagi, lalo na dito sa ating bansa, sa ating mga kababayan, sa ating pong mga mamumuno, sa ating mga bagong mamumuno ngayon na nanalo dito sa halalan, no? Talagang ika nga po eh, makiisa tayo at sabi nga eh ay wag ho tayong sarbengwensa. Di ba yun ba, matigas ang ulo, ayaw makiisa, baka magkaroon pa ho tayo ng mga problema lalo na sa kalusugan, no? Sinasabi ng pamahalaan, aba eh wag ho tayong maging kampante kasi hindi yung maganda yan, kailangan. Kasi sinasabi nga po, eh, meron na namang umaali-aligid, no, sabi na Byron to. Eh, sana ho, huwag mangyari sa atin yan dahil na kung ating babalikan, eh, talaga namang baka malugbok na naman tayo, eh, may bago tayong pamahalaan ngayon na talagang ating pong ika nga ho, inaasahan na kung saan ay siyang mag-ano po sa atin. Ano yung tawag doon? Siyang ating mamamahala sa atin at gagabay sa atin tungo sa kaunlaran. Yan ho ang lahat na inaasahan ng lahat ng ating mga kababayan. Tayong lahat, di po ba? Kasi kaya nga ho nagkaroon ng halalan para makapili tayo. At ayan, pumili na tayo at yan na ang ika nga po resulta ng ating pamimili. Kaya makiisa ho tayo at wag na tayo pang makipag-away o ano pa man, kung ano pa man yung mga nasa isip natin, no? Tanggapin po natin kung ano ho ang ibinigay sa atin at syempre magmasid po tayo at tignan natin ang pamamahala ng bagong pamahalaan. At sinabi nga po ng presumptive president Bongbong Marcos na wag daw siyang husgahan at sabi, tignan na lang kung ano ang kanyang magagawa. So, inaasahan po natin ang ganyang mga pangako. At syempre, dahil ho sa mga pangyayari, at siguro naman, nakita nyo naman po nung bago maghalalan, nung eleksyon, bago mag-eleksyon, ay ano, nabugbog ho siya talaga ng yung kanyang pamilya, nabugbog ng mga kung ano-anong mga salita mula sa iba't ibang
mamamayan, di po ba, iba't ibang partido, kung ano-an mo, di ba? Pero sa kabila noon, nakita ho natin ang kanyang kahinahunan. Naroong pagka siya ay talagang siguro makukusumi na, nagwo-walk out na lang, di po ba? Yan o talaga, alam niyo, kanya-kanya po tayo ng ugali, no? Meron pong pagka na nagagalit, eh, talaga nagwawala, di ba? Nagmumura. Oh, meron tayong, ika nga, eh, marami ho tayong ganyang nakikitang mga senaryo sa ating Pangulo hanggang ngayon, si President Duterte. Sinasabi nga niya na wala siyang magagawa kasi yun ang kanyang ugali. Kung ano raw ang nasa puso niya, nasa isip niya, sasabihin niya dahil hindi raw siya plastic. Yun ho ang kanyang katauhan. Whereas, kabaligtaran po naman ng ating presumptive president kasi hindi ho siya, hindi natin siya naringgan na magmura o maghiyaw o magalit o magwala, di ba? Angel, Angelo, yung aking telepono. Eh, kaya nga ho sinasabi ko ho natin na iba-iba ho ang tao eh, di ba? Pagbutihin ho natin ang pagmamasid at umasa tayo na ang kanyang mga pangako ay tutuparin niya at siyempre magiging ano ho tayo, tignan ho natin at siyempre yung kakayahan niyang mamuno at sa ngayon po nakikita niyo naman na pumipili na siya ng magiging cabinet members niya, no? At sinabi nga niya na kahit na yung mga nakaraang namumuno ay pwede naman niyang kunin basta alam naman niya na matalino, mapakikinabangan, mga ganoon, no? Eh yun naman ho talaga ang dapat na kriteriya ng isang namumuno na pipili ng na makakasama niya sa pamumuno, hindi po ba? Yung wala ho rito ang palakasan dapat na kasi napakadelikadong posisyon ang hahawakan kung sakali man. Kung kaya't kinakailangan talaga na ikaw nga, yung pinag-aralan ay number one, di po ba? Yung kanyang experience, no? Pagka kayo naging member ng cabinet, cabinet members ng bagong pamahalaan, talagang dapat mahusay. At syempre, dadaan ho yan sa commission on, titingnan kung ang kanilang credibility at sa kanilang pinag-aralan ay sapat upang sila ay maupo dun sa pwesto na yan. Maganda naman ho at medyo sapagkat ngayon kasalukuyan sa Congress ay binibilang na yung mga boto, hindi po ba? At mamaya siguro hanggang bukas baka tapos na yan. So ang ini-expect ho natin, sabi nga parang mapapasinayaan na ang bagong presidente kung hindi sa Huwebes baka Biyernes, no? Yan ang sabi. But then ngayon po may mga nababasa tayong mga yung mga negatibo na kung saan galing po sa iba't ibang galing po sa mga senador, no? O galing sa isang senador, no? Dahil yun nga sinasabi niya na hindi raw hindi siya raw nagre-revenge dahil yung pala na pag-alaman po natin, syempre alam natin na si Senator Drilon, dati pong si Senator Drilon ay siyang naging dahilan para siya, isa sa mga naging dahilan para siya ay makulong noon dahil nahulihan siya ng baril, di ba? Illegal firearms yun eh. So, wala naman kasalanan ang naturang senador sapagkat ginagawa lang niya siya. Siyempre, ang kanyang ang kanyang katungkulan, no? Ang kanyang pamamahala na maayos. Kahit na isang sikat na artista, nahulihan ng ganun, hindi niyo ba siyempre paparusahan o whatever, no? Anyway, nadala naman yun sa maayos na na korte, no? Kaya nangyari siya ay nakulong. Well, for the meantime, meron po tayo ritong shout out from Mr. Rodolfo Santo Domingo watching you now, Tita Mel. Thank you very much. Long time no hear, ano? And also from Miss Ning Mesa Fronda is watching. Yan, isa pong thank you very much, Miss Fronda. Isa hong magaling na guro dyan sa Arellano High School.
nakasama ko siya, pero dahil bata pa, nandyan pa siya sa katungkulan bilang isang guro. At I think na-promote na yan si Miss Fronda, magaling na teacher. Thank you very much for all of you listening and watching our program. So, parati ho tayo minsan, nalilate tayo dito sa ating mga programa, doon sa aming AB Talakayan. Kasi ho, talagang hindi nyo lang po alam kung paano ho namin pinagkakasya yung aming mga pagkilos, dahil meron po kaming inaayos na mga bagay-bagay para mapagbuti natin in the future. Very soon ho, medyo maganda ho ang dating ng ating mga programa. Marami po kaming mga kausap, kaya medyo minsan mas madalas nalilate ho, kasi pag nandito sa studio, hindi naman ho ako makalabas kahit na Linggo. Pag Linggo lang ho pahinga. So, pag dumating ho dito makausap natin, kahit na may programa, nalilate ho tayo. Wala tayong magagawa. So, inihingi ko po ng paumanhin yun. At so, yan po ang ating mga kaganapan araw-araw. Inaabangan ho natin yung kung paano at kailan at saan. Siyempre, saan ba ipapasinayaan ang ating mga ang bagong presidente at vice-presidente. No? At siyempre, nalaman na natin, no, sabi nga pala ho ni Mr. Rodolfo Santo Domingo, no one is above the law. Definitely, tama po yon, sir. No one is above the law, sabi ho. Totoo naman yan. Yun nga po, yun eh, patungkol kay, no, siguro, ito patungkol din kay Robin Padilla nung siya ay nakulong. Kasi noon, nung siya ay nakulong, kasikatan niya yun. Sikat na sikat siya. Lalong sikat siya noon. Kahit hanggang ngayon, sikat naman pala siya. Sikat naman ho pala rin, di ba? So, yan ho. Kaya siguro, tapos sinabi niya sa Google na hindi raw siya naghihiganti. Ganun ho ba? Pero yung mga salita po niya na talagang hindi angkop bilang isang senador. Tandaan niyo po, sir, si Robin Padilla. Hindi na po kayo ordinaryong citizen ngayon. Isa na kayong senador. At sana po makita namin ang isa sa mga kategorya ng karakter ng isang senador mula sa inyo. Kasi hindi po tayo umaarte sa Senado. Kailangan no, yung talagang natural at syempre yung maayos na karakter, no? Kasi kayo po ay pinagtutuunan ng pansin kayong lahat ng mga mamamayan na siyang maglilid sa atin. Kasi Senado po yan eh, di po ba? Kaya ako bilang isang nasa media, hindi naman po ako kumakampi kung kanino, pero parang napaka-foul naman ho yun na sasabihan nyo ng ganon ang butihing Senador Franklin De Relon, kasi marami ho ang nagawa yan. At saka hindi ho basta senador yan, naging Senate President siya. Maraming katungkulang ginampanan yan at talagang magaling. Hanggang sa huli, hindi po ba naging chairman ng Blue Ribbon Committee na kung saan walang ikaw nga po eh, bahid ng kung anuman, basta't nasa tama siya, ginagawa niya, kasama niya ang mga magigiting nating iba pang senador doon sa pag-iimbestiga ng Parmalee. Pero nagagalit pa sa kanya ang pamahalaan, hindi natin alam kung bakit. Pero ang kanya pong iginigiit ay yun lamang katotohanan. Naniniwala po tayo doon kasi halos naman ho lahat ng ating mamamayan nagtataka eh, bakit pinagtatanggol ng ating pamahalaan. But then, yun ho, isa sa mga parte na ika nga po, isang dahilan para magtaka ang mga mamamayan ngayong kauupo pa lamang Senador Robin Padilla, no? Bigla mo na lang sinabihan si Senator Senate President Franklin De Relon, at binring out mo pa yung topic tungkol sa federal government. Medyo alam niyo po, napaka masela na ano po yan na bagay. Dapat pinag-aaralan mabuti. Tulad po ng sagot sa inyo na mapakahinahon. Napanood po natin sa Google ang sagot ng mabait na senador. Sinasabi, dapat mag-research pa muna, pinag-aaralan yan. Totoo naman po. Kahit po yung mga magagaling na abogado, nagre-research pang mabuti, pinag-aaralan.
Hindi naman po natin sa minemenos ang inyong kaalaman. Pero the way you talk to the senator, medyo foul po yun. Sana po ay wag namang maulit yung mga ganung pagkakataon. Kasi unang-una, napipintasan po kayo, napipintasan din na ating pamahalaan pagkaganyan. Sa umpisa pa lang, ganun na. Akala ko po ba naman, at alam ng lahat, at inaakala ng lahat na we are talking about unity. Eh, paano ho mag-unity kung ganyan? Sa umpisa pa lang, di pa nga ho nag-uumpisa, di pa nga naupo yung presidente eh. Banat na ng banat. Di po ba? Paano yung unity na sinasabi? Kahit po ba kayo ba ang naging number one na nahalal na senador? Yan ho, yung katotohanan. Pero dapat to baguhin natin yung karakter natin. Di wala po tayo sa pelikula. Di po ba? Although hinahangaan kayo isang magaling na aktor, pero baka hindi ho kayo mahangaan bilang isang magaling na senador. Eh, yan po, unsolicited advice lang. Kasi nakikita ho ng sambayanan how you talk to people. At hindi ho basta ordinaryong tao yung sinasabihan nyo. Kilalang hong tao yan at mataas ang pinag-aralan, maraming ginawa sa bansa na mahusay. Nagsilbi sa bayan ng matagal. At ika nga po, di tayo naniniwalang may bahid dungis ang pangalan ni Senator Drilon. Na hindi ko po siya kilala personally, pero nakakita ko po, nagbabasa-basa naman tayo, nagre-research tayo. Ayan po, yung mga allegasyon na hindi pa mapapatunayan, kailangan no, bago tayo magsasabi, ipapatunayan nyo. Dahil delikado po yun, na sinasabi ninyo na kung ano yung inaakusan nyo sa kanya, dapat ho, bago kayo magbibitaw ng ganon, merong talagang katunayan na totoo yung sinasabi nyo. Kasi ang batas ay nagpaparusa sa mga nagsasabi ng hindi katotohanan. Malalibel suit ko kayo, baka mas mabigat pa, no? Kaya although sinasabi nga po rito, no one is above the law. Totoo yan. Wala hong dapat na mas mataas pa kaysa sa batas. Lahat tayo should be pantay-pantay. O baka naman ho nasasanay tayo na kasi sinasabi nila basta sambade ka dito sa gobyerno, isa kang sikat na artista, sikat na personalidad. Pagka nakakommit ka ng nakakommit ka ng mga crimes o yung mga hindi mo naiwasan ng pagsasalita ng hindi naman makatotohanan at walang katotohanan, hindi ka nalang papansinin. Samantalang yung ordinaryong tao, pag nag-akusa na sa tao kapwa niya, no, medyo lalo na kung ang inakusahan ay may sinabi, kaagad papadala ng ano yan. Ano yung tinasawag na ano? Notice, no? Parang ganun. Parang sasabihin, merong kang demandang nakaahin sa'yo, parang ganyan. Pero pag gayon nga, you are somebody, wala lang. Papalagpasin lang ng ganun. At minsan, kinakampihan pa. Kaya yan ho ang medyo masakit na katotohanan. Wag na po tayo maglokohan. Alam naman natin na nangyayari ho yan. Di po ba? Kaya ako, sa sarili ko ho, nangyari rin sa akin yan. When I was still connected with the DepEd, pero sa at the end, napagtagumpayan ko rin naman na ang katotohanan ay kailangang manaig. Kaya wala ho kung inhibition na tumigil para makipag contestas kung sino sa amin sa batas ang totoong nararapat na manalo. Ayan, kasi ho, nag-ahin tayo ng demanda sa isang principal na kung saan ito ho, alam ng mga sangkaguruan dito sa Manila kasi during my time kung sila ay mga kagrupo ko o kabats ko noon, alam nila yon. Na ako ho, wala naman akong takot eh. Basta totoo yung pinaglalaban ko, kahit sino yung kalaban ko, gagawin ko po yung nararapat. Kasi yan ang aking nasa isip, yan ang aking kinalakihan, yan ang aking yan ang aking ugali. Yan.
Pero pag mali ako, kahit to sa harap ng marami, luluhod ako para humingi ng tawad. Walang dapat ikahiya. Kung ikaw ay nagkamali, at kahit mas mababa sa'yo o mas mataas sa'yo, nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Kung kailangan humingi ka ng tawad publicly, gawin mo yun sapagkat nagkamali ka. Yun lang naman ho. Pero dito nga sa bayan natin, sa bansa natin, sad to say, iba ho raw yung sinasabing justice for the rich people and justice for the poor. Maraming beses ho nating napatunayan yan. Pero syempre, kung talagang tunay na ipaglalaban, kaya we should be very careful of what we're going to say or ano man yung paratang na gusto nating gawin. Kailangan may mga delito. Alam niyo po sa korte, hindi ho pinaniniwalaan yung sabi-sabi. Kailangan may witness ka, may mga kasulatan. Yan ho, minsan nga kahit na witness eh. Nagagawa pang, ika nga eh, mabaligtad eh, di ba? Pero may mga dokumento na talagang supported by documents. Medyo mahirap-hirap yun, no? Basta lalo na kung kapanipaniwala yung dokumento na yan. So, yan po. Minsan ho, nag-iisip tayo, bakit ganito? Nag-uumpisa pa lang tayo. Di pa nga nakapag-swear in yung ating presidente. Ganyan na. Siguro, pag nalaman ng ating presumptive president yung pangyayari na yan, ewan lang natin kung anong maiisip niya. No? Kasi, sa babamagitan ng pamumuno na maayos, siyempre sasabihan natin yung mga kaalyado natin, kahit na hindi kaalyado, sinasabi nga niya na inaanyayahan niya, basta't makikipag-cooperate at may katalinuhan, meron siyang expertise tungkol dun sa ganung bagay, ay hindi siya mangingimi na kunin, sabi ng president, ng presumptive president natin. Yan o yung maganda niyang karakter, no? Hindi o siya nagtatanim siguro ng galit sa nakikita natin. Dahil kung ating pagbabalikan, ako sa totoo lang, noong una, hindi rin ako naniniwala dyan. Pero nung nakita ko ho yung mga bato sa kanya during the mga meetings, mga yung argumento, parang ang dating personalan, no? Kaya siguro dahil sa ganun ang kanyang naiisip, para wag na siya sigurong mawala sa wiso, minabuti niya na lang na hindi na siya umattend sa mga meetings na yon o sa mga debate na sinasabi na kung saan. Siyempre, sinasabi ho ng mga kalaban na ito importante para pag-usapan ko ano yung plataforma. Minsan nun, di ho plataforma yung pinag-uusapan. Mga personalan, di po ba? Ganyan. Kaya titingnan din natin at binibigyan ng mga katwiran ang bawat isa. Wala ho tayong kinakampihan. Dayo po ay tuwirang nagmamasid at nagsasabi na kung ano talaga yung nangyari at ating nakita. No, kaya nga po tayo lang ay nagsasabi ng ating alam niyo po yung mga lahat ng mamamayan ay may karapatan na magsabi ng kanyang nasa sa kanyang isipan. Meron po tayong kalayaan na magsalita, hindi po ba? Pero wag namang aabusuhin na kung saan gagamit tayo ng mga harsh words na hindi karapat-dapat. Ganun po yun. Kahit na isang ordinaryong tao, hindi natin sasabihan ng mga ganun. Lalo pa at isang dignified na tao at namuno sa ating pamahalaan at humawak din ng masiselang posisyon at siya'y naging matagumpay na ika nga isang otoridad during his time at marami rin ang humanga kay Senator Drilon at hanga-hanga naman po talaga at isang matapang, talino at talaga namang sa palagay ko po talagang hindi matatawaran din ang kanyang pagiging isang mahusay na leader sa Senado. So yan po mga minamahal kong kadiskarte. Sana po ay lagi tayong sumabaybay sa ating pong programa at siyempre kung ano man po ang inyong saloobin, pwede ho kayong mag-post ng inyong mga
nasa sa loob ninyo. You are all welcome to say your what is in your mind. At syempre, babasahin po natin dito. At huwag niyo pong kalilimutan na i-share, i-like, i-follow ang Elizalde Broadcasting sa ating YouTube channel at sa ating Facebook channel. Kasi alam na po natin na hindi po natin dapat kahabaan ng ating mga programa kasi alam niyo po, basta't nasa social media tayo, kailangan ho, ano naman, mas malinaw lang at hindi naman kailangan ng mahabang oras. But then, kung meron po kayong gustong paglinawan, paglinawin or whatever, please feel free to call us or give us your messages dito sa ating pong programa. Hanggang sa muli po, at lagi ko pong sinasabi na I love you all. Bye-bye. Elizalde Broadcasting.